Good morning! Good morning! Payaman! Oh, payaman! Oh, payaman! Oh, payaman! 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 Una-una, di ako ang speaker karon. Bali ako lang ang introduce niya. Siguro, nakaira naman na tanan, no? Nako, karon, ako lang i-refresh gamay ang house rules na to. Dili na to kung ano kayan. Kung natin yung mga cellphone, palihog kong silent mode, kumain mo atong i-off. Then, ikaduha, bawal ang makiktabi sa tapad. Then, ikatulo, palihog kong kuha sa inyong notes para i-take note ito ang bahin sa training. No, then, dili na, pwede mo marugta? Ato lang i-welcome. Ato ang power speaker ka ron. Sige, umarog. Sige, kinatong speaker ka ron. Usali siya ka Elite Global Ambassador. Member of Millionaire Circle. Member sa, kitawag na itong Speakers Bureau. Sige, practice. 1 million! 1 million! Tinan siguro ang itong pag-welcome at itong ipataas at itong kamot. Sige, 1 million! 2 million! 3 million! Milyong-milyong pa lang pa! Ang pagiging Okay, once again, my name is Anthony Gatchalian. Amo siya na po? Sigurado? Yes! Anyway, ano ba? Sabi ni... Ernie. At kung nila na... Ito pala yung konti. Ito pala yung konti. Konti pa lang pa, no? Parang kung lang yung busy, kung space ang busy yun, no? Ano lang, no? Isa lang ibig sabihin, talagang pasabog kayo talaga dito. Yes! Ano ba pag-uusapan natin? Kaya pang gumana ng utak ko eh. Nasaan yung ano ko? Anyway, siguro, mas maganda siguro, diretsa ang usapan na siguro para hindi naman ako yung masyadong tutuming. Tapos, siyempre, madali lang naman to. Hindi naman ako matagal mag- pagkantak ng special pag ito mga siguro ay tawagin na lang natin itong special training no? Tapos advanced training yes! Parang ganun sige ano nga pala ano ba maganda pag-usapan natin parang mayayaman no? Parang mayayaman no? Okay sige ganito po anyway yung pag-uusapan natin siguro actually every time I can talk ng ganito pong presentation, ang guideline ko kasi, or ang panuntunan ko po, yung guideline ko sa buhay is based on principles. So sabi daw nila, kung ang panuntunan mo sa buhay ay based on principles, hindi ka basta-basta magkakamali. Agree? When you say principles, law. Tama? Although maraming law, maraming principles,
Pero pag sinabing principles, batas po siya. Anong ibig ko po sabihin? Halimbawa, pag itong isang bagay nito, inagis ko, kahit pinakamatalinong tao, hindi niya kayang kontrahin. Totoo? Yes. Tama po ba? Tama. Kahit sino pinakamatalinong tao, pag inagis ko to, hindi niya mapipigilan. Mahuhulog siya. Kasi meron na po tayong batas. Ano yung batas niyo? Lower gravity. Kahit yung isang bagay na punong-puno ng hangin, ilubog ko yan sa tubig, hindi yan lulubog. Kasi bakit? Yung pressure ng hangin pataas. Anong tawag po doon? Low buoyancy. Alright? So may batas po talaga. So ibig sabihin, kung sumusunod ka sa principles, ang pinaka-guideline mo, principles, so hindi ka talaga basta-basta magkakamali. Tama po ba? So ngayon, isa sa mga principles na pag-uusapan mo natin, na napaka-importante, na matutunan din ng tao. Ano po yun? Hindi niyo po alam, kasi hindi ko rin alam eh. Ito yan. So, isa sa mga principles, siguro maganda isulat niyo po, yung identifying problem principles. Yan. Sabi daw nila, pag may problema, dapat ano? Ano po? Pag may problema, dapat ano? Gawa ng? Solusyon. So, ang question, paano mo gagawa ng solusyon kung ang problema, hindi mo alam? Kaya ang iba, akala nila, tama na yung ginagawa. Pero hindi niya alam, yun pa rin yung problema. Okay? So, paano mo gagawa ng solusyon ng problema kung hindi mo alam? So, importante na matutunan ng isang tao, lalo na ni-network tayo, kung paano mag-identify nung problem, lalo na pag nagne-network na ko kayo, lumalaki na yung network ninyo. So, malaking bagay na matutunan niyo po ba yun? Yes! Okay. Tingnan natin ang problema, ha? O parang ayaw yata ninyo. Yes! At least, i-identify natin problema ng isang taong nagne-network. Okay po ba yun? Yes! Pag nalaman na natin, gawa naman natin ang solusyon. Yes! Okay po ba yun? Yes! Ito maganda sa pag-uusapan natin. Hindi po ako yung kagaya ng speaker na ako lang yung magsasalita. Yung nag-iisip. Okay? Ako po yung speaker na gusto ko pong interaction tayo. Okay po ba yun? Yes! Kasi mas naniniwala po ko sa ganun pag-interaction, mas nagsisinin sa utak ko ng tao yung natututunan niya. Agree? Yes! So, ibig sabihin, sa pagkakataong ito, ang speaker hindi mo pwedeng kontrahin. Pero good news, sa pagkakataong ito, pwede mo kontrahin ang speaker. Pwede nga ito. Objection natin. Hindi yan totoo sinabi mo. Ganun, okay po ba ganun? Yes! O parang ayaw yan talaga. Parang natatakot. Huwag ko kayo magdala kasi mas gusto ko yung ganun. Ano yung kung bakit? Para alam ninyo yung pinag-uusapan natin. So mas gusto ko yun. Kasi malay mo, mas maganda yung pananaw mo. Mas maganda yung idea mo. Okay po ba yun? Yes! So ibig sabihin, magpa-participate po kayo. Pag nagtanong po ako, response lang kayo. Huwag po kayong mahiya. Yes! Kasi, mas maraming utak ang mag-iisip, mas maganda ang solusyon. Yes! Okay po ba yan? Ready na po ba kayo? Yes! Are you ready? Yes! Ngayon natin. Sige. Naniniwala po ba kayo lahat ng tao may goal? Yes! Naniniwala po ba kayo lahat ng tao may goal? Yes! Ibig sabihin ng goal, yung mga pinapangarap ng tao. Okay? Naniniwala po ba kayo lahat ng tao may goal? Yes! Ay, mag-process ng utak ko yan. Ayun. Bakit nandito ako sa bola, ayaw mag-process? O, sige, tingnan mo natin. Ayun na. Maano na, nagpa-process na. Ayun na yung momentum. O, sige po. Paano po, ang goal po, paano natin kukuhanin siya? Actually, ang tao po may ginagamit. Okay? May ginagamit ang tao para mag-materialize po yung goal. Agree? Yes. Ano po yun? Tama ba yung spelling ng ano po? Mali, no? No? Oh, yan. Vehicle. Hmm. Tama ba? Yes. Tama yung spelling? Yes. Yan. Bako lang po ako kung isang talaga may inatalaga ako spelling, no? Yan. Ang ginagamit ng tao para mag-materialize yung goal, yung vehicle, parang sasakyan po yan. Okay, parang may gusto kong puntahan,
kailangan mo ng sasakyan. Tama? Meron kang gustong kuhanin, kailangan mo ng vehicle. At ano po yung mga vehicle na ginagamit ng tao? Ano? Para mag-materialize po yung goal. Pera. Sige po, akala nyo ako lang mag-iisip dito. Dito pa, nasakitin ko yung money. Pera. Pera. Tama po, pera. Saan kukuhanin ng pera? Trabaho. Sa bangko. Magtrabaho muna. Magtrabaho muna. Opo, ang tawag po doon ay career. Tama po ba? Tama? Career. Trabaho po ba yan? Pag sinabing career, generic. Ha? Eh, oo, oo. Ngayon magkatuktong yun eh. Isang R. Ah, pasyensya na. Tagal ko na kasi dito binabagsak eh. Tama? Tama, no? Sabi ko sa inyo, guwapo lang ako, may ina ko sa experience. Career. Di ba yan ang ginagamit tao? Agree? Pag sinabing career, medyo general na po yan. Kasi either artista ako, no? Teacher ka, lawyer ka, doctor ka, anong tawag mo dyan? Career. Di ba yun ang ginagamit ng tao? Para makuha ang... Ano pa? Di ba sinasabi din nila abroad? So makukuha mo yung pangarap mo saan? Pag nag-abroad ka. Tama? Saan din mag-career? Mag-abroad. Ano pa? Business. Very good po. Business. Sa business, dalawa po yan. Okay? Ano yun? Traditional business at network marketing. So, ano kayo nang ginagamit mong vehicle? Network marketing. Okay. Ang pag-uusapan natin ito. So, ang ginagamit mong yung vehicle at naniniwala ka na pwede mong makuha ang pangarap ng kagaya ng iba, network marketing. Kasi may mga tao full-time dito eh. Kagaya na lang ako eh. So, ibig sabihin, wala na ako ibang pininiwala na para makuha ko yung goal ko, network marketing or business. Tawa niyo po? Yes. So, ang ginagamit mo ngayon vehicle para mag-materialize ang goal, ano? Ano? Network marketing. O, sige, tingnan natin. Kung tatanungin ko po kayo, ano po ang mas importante po sa inyo? Yung vehicle ninyo, yung goal. Bicol. 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 Para masaya po yung usapan. Taas po ang kamay, ang sinasabi niya mas importante sa kanya ang vehicle. Kasi ano niyo po yun? Okay. Okay, taas po yung kamay, ang sinasabi niya mas importante sa kanya ang goal. Tingnan natin ha. Tingnan natin ha. Kung mas importante sa iyo ang goal, bakit hanggang ngayon maraming tao hindi pa rin doon nakukuha? Yes! Tama? Maraming tao nangangarap. Maraming tao gusto magkakotse. Magkabahay. Pero tanong, kamusta? So ano ngayon mas importante sa iyo? Yung vehicle o yung goal? Goal! Goal! Pasensya na kung mag-aaway-aaway na lang. Iyan aaway-aaway. Ay, bigil to, bigul. Tapos yung tuhan na. Hindi ko lang. Ulitin ko.